Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos, isang pinagpalang araw po ng Martes. Ang bati ko po sa inyong lahat, ang kawikaan karunungan, pray over and counseling. Muli po ang inyong mga kaibigan at ka-prayer partner, ito po si Brother Rex America in the Philippines, welcoming the presence of the Holy Spirit. At syempre, kasama sa pagbabalik ang inyong kapatid kaibigan, ka-prayer partner, Brother Chick, Kirvin Corrales, nag-aanyaya sa loob na isang oras, samahan niyo po kami. Yes. At sasalo-salo sa kanyang mga aral. Amen. Good morning, Brother Che. Good morning, Brother Rex. Yes, kasama natin ngayon sa ating technical side, Sister Nery Canyalita, at ang mga kapatid natin sa control, dyan po sa Nubeleta, Cavite. Magandang umaga po sa ating minamahal na punong lingkod, Brother morning, Mike Bilarde, po. Sister Belen, sa kanyang mga anak at mga apo, at sure, lahat ng prayer partners na ngayon ay nanunood at nakikinig. Pinapanood tayo? Yes, dito po sa live TV channel ng Delta Broadcasting System. At para sa kaalaman ng lahat ng mga partners, ay dito na lahat nila mapapanood ang mga gawain ng Panginoon sa Delta Broadcasting System. This is the official channel ng Delta Broadcasting System. So yan po mga kapatid. Kaya yan. Tayo manalangin, Brother Che. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa biyayang kaloob mo sa amin sa araw na ito. Yes. Patuloy lamang na hindi mo kami niiwan, hindi mo kami pinababayaan. Amen. Patuloy pong yung pagyakap sa amin. Sa kabila ng mga pagkukulang namin, ikaw ang nariyan. Yes. Upang ipaunawa sa amin ang grasya ay hinahayaan mong patuloy manaig sa aming Thank buhay. Thank you. Di man kami karapat-dapat, ginagawa mo kaming karapat-dapat. Yes, Father in Heaven. Patuloy kami samahan ng Espiritu na magsisilbing tanglaw sa aming paglalakbay sa aming pataya. Hatid ang mabuting balita na naihinga sa amin ang Espiritu. Amen. At buhay ng mabuting balita. Yes, Father in Pagpalain Heaven. Pagpalain ang lahat ng abutin nito, masundan ng tanda't kawalagan ng pagtanggap sa mabuting balita. Thank you, God. At sa iyong papuri, parangal pagsamba, pinapasalamatan ka namin sa magitan ni Kristo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God is good, Yahweh, all the time. Siyempre. Yes, Brother Che. Ito po ang Kawikaan Karunungan Pray Over and Counseling Program. At ang unang bahagi, ang pagninilay ng salita ng Diyos mula po sa aklat ng Kawikaan. At ang ikalawang bahagi ay ang pagtanggap po ng inyong mga tawag kung kayo nais magpa-counseling at magpa-pray over. Ang number po natin, 881-262-76 Handa po kaming maglingkod sa inyo, mga kapatid. Brother Che, ang ating pong pag-uusapan ngayon mula sa aklat ng Proverbs chapter 8 verses 20 and 21. At ganito po ang sinasabi sa wikang banyaga, I walk in the way of righteousness along the path of justice, bestowing wealth on those who love me and making their treasuries full. Sa wikang Pilipino, sa Kawikaan, Kabanatang 8, talatang 20 at 21, ang daan ko ay katuwiran, ang landas ko'y katarungan, ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Ayan, pagpalain. Eh, yung pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita, mga kapatid. Ano? O anong masasabi natin dito, Brother Che? Marami. O ano nga? Marami nga. Yes. Maganda yung panghuli, ano? Yun ang napumasok sa puso ko, ano? Sabi ron, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Grabe. Matindi, no? Uh-huh. Actually, ito naman talaga ang katangian ng Diyos, eh. Oo. Mag-provide. Oo. Magpuno. Yes. Ng mga pangangailangan ng tao. Mm-mm. At even sa pasimula pa. Yes. No, diba? Oo. Diba, ating binasa ka ng umaga sa daily natin, yung genealogy. Oo. At nabagit yung mga taong pinagpala ng Mm-mm. Panginoon. Mm-mm. Maging sa panahon ni Abraham. Yes. Hanggang sa panahon ni Haring David, mga kanunuan ng ating sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya lahat ng yung bagamat mayroong mga pagkukulang, ganun pa man ay binigyan ng pagkakataong makalakad sa katuwiran ng Panginoon at naibilang na bahagi ng pamilya ng Diyos. Mm-mm. At dahil bahagi ng pamilya ng Diyos, iba't ibang mga naging lakad, iba't ibang naging daan, ay ganun pa rin ay mga tao naman na
na bandang huli ay nakitaan pa ng paglakad sa daan ng Panginoon, sa katuwiran ng ating Panginoon. At ang Panginoon mismo nagre-remind na para bang sinasagot ang mga taong ito. At ang sabi, ang daan ko ay katuwiran. Ang landas ko ay katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kalang mga sisidlan. Yes. Maganda yung binasa natin ito mula sa verse 20 to 21 ng ng Proverbs. Ano? Kasi if we connect these verses, Brother Che, doon sa pinangako ng Diyos na tagapagligtas na sinabi natin kanina mula doon sa kanyang genealogy, mula sa kaapu-apuhan, ano? Doon kay Haring David, makikita natin dito yung sinabi ng Panginoon nung siya'y dumating na. That I am the way, the truth, and the life. Sabi kasi dito, ang landas kong dinaraanan, o yun ang ating dapat daraanan, ano? Yung landas na dinaraanan ngayon, because life is a journey. Life is a journey. We are always in, sabi nga, traveling, ano? Nagta-travel tayo, ano? Ano ba yung daan natin? Ano ba yung dinadaanan ng ating buhay sa araw-araw? Ano? Problematic ba? Asthmatic ba? May sakit ba? E pero yung pangako ng Diyos na tagapagligtas in all areas of our salvation, Brother Che. Sa area ng kaligtasan ng tao, doon sa power of sin, ano, kapangyarihan ng kasalanan, doon sa penalty of sin, kabayaran ng kasalanan, at doon sa presence of sin. Aba, ay matindi po yun. Pero ang pangako'y nandyan na. Yung pangakong tagapagligtas na tiniyak ng Diyos sa pagpapahayag ng genealogy doon sa gospel this day, Brother Che. Nagpapaalala din ng paglalakbay ng buhay ng yes. tao. Yes, oo. Na tamang-tama, nasa panahon tayo ng Adbyento. Oo. Diba? Ating nabanggit minsan na ang Panginoon dumating sa buhay ng tao nang siya'y magkatawang tao. Yes. Pagkatapos dumating siya sa puso ng tao. Mm-hmm. At siyempre, nag-remind din ang panahon ng kamatayan, dumating din ang ating Panginoon. Oh. At ang matindi, yung second coming ay yung Judgment Day. Mm-hmm. Judgment Day. Habang yes. tayo naglalakbay, dapat para tayo ay pagharap sa Kanya ay habang tayo naglalakbay ay ang ating nilalakar ay ang katuwiran ng Panginoon. Yes. Ang kalooban ng ating Panginoon. Sabi, landas ko'y katarungan. Oo. At pagkatapos kasama habang tayo naglalakbay ay upang maging tamang ating hakbang, tamang ating pagpaglakad, tamang pong ating mga pagpasya at pinapasok sa buhay ay ang pagmamahal sa Kanya. Yes. Upang maingatan ang lahat. Kasi sabi nga ang taong nagmamahal, iniingatan niyang lahat ng kanyang gawa. Kilos pa siya na huwag mamali o kaya huwag masugatan o huwag masaktan ang damdamin ng kanyang minamahal. Yes. Kung talagang mahal natin ang ating Panginoon, lahat ng ating gagawin ay iningatan natin na po kalagap ng kanyang biyaya na siya nagpupuno sa atin ay ito'y ating maibalik sa kanya. Maipakita natin sa kanya talagang tayo nga ay namumuhay na sa kanyang grasya, sa kanyang kalooban at mga pagtuturo yes. sa atin. Maganda kasi yung translation sa English, di ba? Sabi, I walk in the way of righteousness. And no one is righteous eh. Only Jesus, only God is the righteous one. Kaya makikita natin dito, I walk in the way of righteousness. And no one is righteous, only Jesus. Kaya po yung righteousness, ano? Peace. It came from the Holy Ghost, sinasabi ng Bible. Eh, makikita natin yung paglakad natin sa araw-araw, ang tunay na way, ang tunay na daan ay walang iba yung ipinakita ng Panginoon Jesucristo. He is the way, the truth. Ibig sabihin, si Kristo yung dapat gayahin natin sa araw-araw ng buhay. Si Kristo ang dapat nating sundan dahil He is the way, the truth, and the life. He is the way to righteousness because Jesus is the righteous one. Amen. Amen. And when we walk in the way that Jesus gave unto us, sabi nga, i-impart sa atin, ano, ibabahagi sa atin yung kabanalang ito ng Diyos, itong pagkamatuwid ng Diyos. Kasi wala naman tayong masasabing pagmamalaki na tayo ay banal, na tayo ay matuwid. Walang matuwid, walang banal. But once we accept, once na tinanggap natin, ano, at sinampalatayan na natin yung kanina sa genealogy, pinakilala mismo si Kristo, doon ibabahagi ng Diyos ni Kristo Jesus yung kanyang pagiging matuwid,
yung kanyang kabanalan, lahat-lahat na katangian niya ay isa sa atin, Brother Che. At naunawaan natin na in fact, itong aklat ng Kabigkaan, kabanatang 8, mula talatang nagsasabi na nandun na siya. Yes. Bago palikhain ang in the beginning. Bagay, from the very beginning. Nandito sa verse 20. Oh. 23. Oh, ano sabi ron? Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Oo. Nung unang pang panahon, ako ay nalikha. Ang ganda ng translation sa English, Brother Che, okay. Kasi mayroong nagsasabing siya ito. Sabi rito, I was appointed. Mm-hmm. Appointed. May nagki-claim niya na siya yung appointed. Hindi yung ngayon na appointed. Eh, sabi rito, I was appointed from eternity. Ito ang tinutukoy si Kristo, from the beginning before the world began. Oh, matindi. Kaya yung ipinakikita rito, Brother Che, talagang si Kristo mulat sa Paul ay sinabi yan sa John 1:1, di ba no? Oh, in the beginning was the word. And the word was with God. Oh. And the word was God. Yes, Brother Che. Pero pagdating doon sa verse 14 ng John chapter 1, and the word become flesh and dwelt among us. Yung pagiging flesh ni Jesus, which is the word from the very beginning, doon nagkaroon ng genealogy, yung kanyang pagsasabi na siya'y mula sa angkan ni David, sa ganito, ganito, ganyan, ganun. 14 generation times 3 pa yun, Brother Che, sa bawat iba't ibang angkan. So makikita po natin na ganun katindi yung ating iniintay at dumating na sa atin at nagbahagi sa atin ng kanyang pagiging matuwid, ng kanyang kabanalan, and He always supplying every day to us what we need. Sabi ron sa verse 21, Brother Che, ang ganda doon sa verse 21, sabi ron, sa verse 21 sa English ay, bestowing wealth on those who love me and making their treasuries full. Treasuries full, Brother Che. Bestowing wealth on those who love me. Oo. Paalala na, ang pagkakakonstruct ng sentence may connection sa past tense. Oo, yung mga nagmamahal. Sabihin, mula pa noon, ang pagiging kaalakbay yes. o pag-agapay sa tao. Diba? Pag-provide. Matindi itong pagkakasabi dito. Parang sinasabi na ang kanyang paggabay, kasama ang kanyang pagpuprovide ng lahat ng kailangan ng tao, naroon na. Yes. Pagtuturo sa tamang landas. Paalala, reminder, warning, di ba? Pamagitan pagbigay ng kanyang mga utos. Yes. Diba? At pagkatapos ay, ang tao naman ay dahil siyempre may laya na gawin kung ano kanyang gusto, ay minsan nagkakamali. Nagkakamaling ng hakbang, nagkakamaling pagpapasya, yes. maling katuwiran ang lakaran, maling hakbang ang nagiging pasya sa kanyang paglakad, kaya nangyari. Hindi kalooban ng Panginoon tayo mapahamak. Yes. Kaya siya'y dumating sa buhay ng tao, ang salita, the central message of God, ay nagkatawang tao. Yes. Ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Nakipamayan. At parang binabalikan niya muli yung mga taong nagpapaalala ng kanyang pagkilos, ng kanyang paggabay. Bagamat nagkakamali, ay binibinang pagkakataon makalakad sa yes. kanyang kalooban. Oh. Diba? Bahagi ng kanyang pamilya na talagang nais siyang kalingain. At sabi nga ito ang pamilya ng Diyos na hindi niya pinabayaan. Yes, Brother Che. Kahit na may mga anak na naging alibugha, ayun, binibigyan pa rin pagkakataon makabalik sa kanyang presensya, yes. sa kanyang pagkalinga. At ito na nga, ipinakita ang yakap ng Diyos sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Parang sinasabi, lahat kayo, mahal ko, kahit ganyan ka. Sabi na nga hinahamit, mahal kita, kahit ganyan ka, iyan. Maganda yun. At parang gustong sabihin sa atin na nagkamali ka man ng lakad, nagkamali ka man ng akala, nagkamali ka man ng tingin, mahal pa rin kita. Oo. Ito, parang sinasabi sa atin, dumating ako upang kayo ay patuloy na yakapin at bigyan ng pagkakataon yes. makasama sa kanyang presensya. Oo. Yun ang napakaganda na pangako dito sa sinasabing ito. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katwiran. At ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. At bilang Kristiyano, tunay na kilala natin sino yung daan,
yung way na yan, Brother Che, hindi natin hahanapin ay yung mga kung ano-anong daan na expressway, North Expressway, South Expressway. Siyempre, sa natural na buhay, ayan ay dinaraanan natin para tayo maging mabilis patungo sa pupunta natin. Pero yung takbo ng buhay natin, yung sinasabi nating life is a journey, sa paanong paraan natin ito nagagawa araw-araw, dun sa ways, yun sa paraan at daan na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Yan, yung pamamaraan ng Panginoon na pinakita niya sa loob ng 3 taong ministeryo ni Kristo ay ipinakita niya kung ano yung dapat nating gayahin at tularan. Kaya sabi ng servant leader, no, hindi na tayo po pwedeng sabihin nating tao lamang tayo. Oo nga. Kasi si Kristo'y tinanggap na natin sa buhay natin. Mm-hmm. So kasama natin lagi siya. Nasa sa atin, bahagi ng buhay natin si Kristo, Brother Che. Kaya hindi natin pwede sabihin, ay ako'y tao lamang, natural lang na ako magkasala. Ay nako, once we are controlled by God, sabi nga doon sa 1 John 5 verse 80, ang mga tunay na anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo. O yun, Brother Che, ang maganda, iniingatan. Hindi dapat sabihin tao lamang. Oo, hindi pwede. Una, special ang pagkalikha ng yes, sa tao. Yes, yes. Pangalawa, ang Diyos nagkatawang tao. Amen. Di ba? Sabi natin, hindi natin pwedeng sabihin tao lamang. Mm-mm. Parang sinasabi, pinakakawawang nilikha. Oo. Hindi. Special ang pagkalikha ng Diyos sa tao. Ang ganda ng pagkakatawang tao ni Kristo. Oo. What is the purpose, Brother Che? Not only for the salvation of mankind, but yung i-connect mo doon sa mensahe ng servant leader nung nakaraang, I think Saturday or Tuesday yun, yung sabaro na animal kingdom. O, di ba? Eh kung hindi nagkatawan tao si Kristo, ang gagayahin natin, puro animal. Kaya ang mga ugali natin, puro animal. Oh. Eh pero si Kristo yung nagkatawang tao, para siya yung maging way, siya yung pinakita niya, ayun yung maging way natin para maging tulad tayo ni Kristo. We walk with Him. Ano? Doon sa kanyang dinaanan, ayun yung ating daraanan, yung paraan ng pamumuhay bilang isang tunay na tao. Yun, yung pagkakatawang tao ni Kristo, yung sinabi, tunay na tao, hindi tao lang na katulad nating nagkakasala, Brother Che. Kaya pala ang Propeta Isaias nagbabanggit sa banal na kasulatan, Isaias 30:21. O, anong sabi roon, kapatid? Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraan. Isaiah, ano yan? 30 verse 21. Ay, maganda yung sinabi mo dun, ano? Uulitin mo ang sabi ron. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraan. Ayun, makikita mo yun. Verse ano yun? 21. Eh, doon sa umpisa pa lang na sinabi, Brother Che, na sinabi dun, ano? Iba yung translation sa akin dito eh, pero nandun pa rin. Saan man kayo pumaling, o sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig. Ang problema, hindi natin pinapakinggan. Minsan, tawag yun ay passive lang ba? Yung dumaan lang yung ano, pero hindi natin tinanggap. Ha? Bagamat narinig, pero hindi inaccept. Hindi dumating sa buhay natin. Mm-hmm. Kaya mahalaga yung talaga yung pakikinig, ano, Brother Che, sabi ron, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing, ito ang daan, dito kayo lumakad. Ay, ang grabe, ano? Yun ang tinutukoy ng Panginoon Jesucristo. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father. Ay, isipin mo kung gagayahin natin yung hayop ano in the animal kingdom, hindi tayo makakarating sa kingdom of God. O, di ba? The kingdom of God is the way is Jesus, but the animal kingdom, the way is yung serpent ano, si Satanas, ahas. Hindi. Grabe, Brother Che. Yun ang animal kingdom. Kaya ang salamat na lang sa Diyos at si Kristo ang ating naging grasya. Dumating. Si Kristo ang ating naging katuwiran. Yes. Si Kristo ang ating naging kapunuan. Kaya pala, sa pagkakabanggit sa gospel kayo, ito ang tinutukoy ng Ezekiel. Ezekiel chapter 37 verse 24. Anong sabi roon? Isang tulad ng lingkod tong si David. Yes. Ang magiging hari nila
Oh. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Ang ganda nung sinabi mo, susundin na nilang mabuti kasi noon hindi nila sinunod. Yung mga dating mga... ngayon, si Kristo ay pilit mo susundin yun kasi hindi ka maliligtas kung hindi mo siya susundin. Ano? Dahil nasa kanya lang ang kaligtasan at walang ibang pangalang binigay sa silong ng langit sa ikaliligtas nating lahat. Brother Che. At pag sinabing susundin, nag-ipag-isa sa kanya. Yes, oo. Nagiging kaisa ni Kristo, pati naman nagiging kaisa. It is the result of true faith. Oo. Being obedient to the word of God is the result of true faith. Yun yung living faith, Brother Che. Buhay, na pananampalataya. Meaning, may, laging may kalatap na gawa. Yes, oo. Pagpapakasakit, sakripisyo, at ipaglalaban kung anong katuwiran ng Panginoon. Yes. Diba? At itong bahagi ng grasya ng Diyos. Amen. Kaya anong masasabi mo sa pinaka-final word niyan? Mm. Oh. Tapos binasa natin na yan. Brother Che. Wala nang ibang daan. Oo. Walang iba. Kahit limang daan pa yan, kahit maraming daan pa yan, ang pinakadaan ay walang iba kundi si Kristo. And no other appointed. Oh. Only Jesus Christ of Nazareth. Kahit pagkaiba, disappointed na yun. Jesus Christ is the appointed Son of God. Mm-hmm. He is the only appointed Son of God and no others, Brother Che. The only Savior. And He is not only a Son of God, but He is truly God. Sabi nga, Siya ang Diyos na makapangyarihan. Sabi po yun sa 1 John 5, verse 18 to 19. Aba, at kayo ay nasa tunay na Diyos sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen. Amen.